mga baby Joel, baka pauwiin niyo lang ako, tsaka baka batuhin niyo lang ako. So, although 25 taong ko na kinakanta yung maging sino ka man, sawang-sawa na nga rin ako. Talaga ganun eh. Pero kailangan talaga eh. Dala na pang kailangan yan talaga. Magandang talaga. Bago suit namin dito. Well, siyempre kasama na rin yung show yung mga huling nangyayari sa Manila. Diba? Yung mga maraming unexpected na production numbers din that we're actually doing. In-update namin yung mga ginagawa namin on stage. And Rico, first time niyo mapapanood na si Mayang. Naka-short-short siya. Mahalay, pagmasdan, pero actually, susubukan niya. Ano, wala na ako masasabi. Sinabi na nila lahat eh. Kaya, pare-pare. Diba? Ikakantay ka pa bang iba? Wala eh, no? Diba? Siya, ang pagkakaya pa lang, kinanta namin nung una, nalagyan namin sa uli. Hindi lang pagkakaya pa eh. Pero, makikita mo si Ray Valera, pagka kumakanta siya, kung mapapansin nyo, lahat ng tao kumakanta. Halos hindi na siya kumakanta dahil puro hits ng songs niya. Parang kilala. Pagkanta niya ng kung kaila, hindi na siya kumakanta. Lahat ng tao kumakanta niya. Bakit ka? Parang nakukulangan sa boses niya. Parang kailangan na i-up. Huwag tumulungan siya ng crowd. Hindi masyado maganda ang boses niya. Yun lang ang medyo. Pero baka na-improvement. Tinaginita mo naman si Ray. Titignan mo ganyan si Ray Valera. Talagang ganyan lang yan. Dahil sa totoo lang si Ray, pinakamaraming hit sa amin talaga. Kaya lang pag pinakinggan mo pala yung mga songs ni Ray na sunod-sunod, nakakaantok din. Tatlo? 1, 2, 3? Iba ang tsura na rin, ha? Yung modern na kami, modern. Ito mukhang hipit, terrorista pa ngayon, ha? Ang buhok, ang haba-haba. Kamo kami, iba ang dating namin. Walang dapat iba kayo. Nagingita mo yung buhok ni Ray. At least yung kanya, totoo. The public may also want to ask a question. Yeah, let me ask a question. Wow. Thank you. Mga fans na yan, but... sigurado ko siya. Ano po, si Marcos is ang nangisim. Who is the oldest and the youngest? Oldest. The oldest. The oldest. Can we rephrase that? Who is the hardest and the softest? Let's answer that. Si Marcos, hindi pa rin nagpapago. Young. Ikaw ang gusto eh. You can join, yeah, there is an organization established by me para to support him on all his projects. Ang pangalan na Asin. Baka gusto mong sumali, ma'am. Asin, pangalan na. It's an association. Ano yun, samahan, asosasyon at samahan ng mga Inuit ni Marco. Susunod lang, fingering test. Fingerprint, one of those. Ayan. Ayan, kung gusto mo ng dire-direcho, talayin na ni Marco.
Well, ang sagot ko sa tanong na sinasabi ni Rico, yung hardest at yung softest. Malayo sagot niya sa akin. Kasi ayaw niya sagutin dahil siya pinakamatanda. Alam ko pa eh. Pero yung sinasabi niya na softest at yung hardest, ang alam namin, si Rico, yung nagagalit sa kanya yung mukha na lang. Tumatayo na lang yung buhok. Tayo na mo. Ma'am, okay lang. Ako eh, papatulad pa kita. Ito na. Ito na mo. Let me say, dulo kay Sharon Cuneta, sabi kay Sharon. May tanong ko nga eh, sabi ko, ano ba talaga sa Tagalog yung suso? Ano talaga sa Tagalog yun? Can you give me a very good Tagalog na long suso? Ano ko yung braho yung sa long suso? Ano sa Tagalog suso? Dip, pag Tagalog, basto sino. Pero pag English, hindi. Hindi. Bakit gano'n? Hindi maganda. Pero pag sinabi mo, maganda tayo mo. Malaki tayo mo, malaki ilong mo. Okay, no? Pero hindi mo malaki alam. Pero pag malaki suso, parang basto. Hindi mo alam. Noong araw, ang mga babae nagbebelo pag nagsisimba. Ngayon hindi na pupunta kay Belo, gumagatos ng 20,000 na parang kami. Ano yung sinasabi? It's not she's very proud. Palakpakan natin. Di ba? Sampu po na aking mga kasama. Sana po manood kayo sa Sabado, May 17, doon po sa Pala Casino Spa Resort sa San Diego, California po. Maraming pong salamat kay Jojo Reyes ng APS Assist. Thank you very much po. Ang pag-ibig ko'y hindi magbabago.
the tears that I can hide.